guys! Welcome back to another vlog. This is Teacher Pam and you are watching Teacher Pam's Diary. And for today's episode, part 2 to nung una kong na-upload regarding dun sa acute parotitis ni Enzo. Galing kami sa pedya ni Enzo. Mag-one month na yung pamamaga nung kanyang parotid gland. Nag-start siya sa Beke. Yan o, yan yung area na yan. And ang problema, hindi siya makainom ng gamot. Kaya nagpunta ulit kami kung may merong ibang other option, bumalik kami sa ENT niya. And the last resort would be, i-admit para maibigay yung mga antibiotics through IV. Sa swero na lang padadaanin. No, Enzo? Tapos ngayon medyo namamaga ulit siya eh. Makita mo na. Ayan. Nasigla naman si Enzo kaya hindi naman kami masyado nag-aalala pero talagang namamaga lang talaga. So, ito yung moment na struggling talaga kami sa pagpapainom ng antibiotic. Kaya wala kami naging choice kundi i-admit siya sa hospital. At ito naman yung na-hospital na siya para lang sa IV ng antibiotic. Hanggang sa nun tumagal, para siyang nagmukhang pigsa. And then dito, in-aspirate siya, sinipsip yung nana nung bukol. Then, lumipat kami ng ibang ENT doctor during this time. After the aspiration, medyo lumiit siya ng bahagya. Ganyan itsura niya nung nasipsip yung nana. Pero mga ilang days, ay mamamaga siya ulit. Hanggang sa ganyan na nga, namaga na siya ng ganyan kahit may iniinom siyang antibiotic. At ito yung peak ng pamamaga niya na talagang parang puputok na talaga siya na puro fluid yung laman. And then the following day, pumutok na nga itong bukol niya. So kaninang morning around 11, pumutok na yan at dugo ng dugo. So sobrang natakot kami kasi feeling namin after magpadugo, akala ko ganun lang yung liliit. Pero parang lumalaki pa rin siya, tapos maraming dugo. Kaya yun, nag-consult kami sa kanyang ENT, doctor, and nag-order na ngayon doctor para i-admit siya. Though yung procedure, yan si daddy, though yung procedure is pwede naman gawing outpatient, kaya lang hihiwaan talaga siya during the procedure, which we don't like. Kaya ito, i-admit siya ngayon, tapos tomorrow gagawin yung procedure. Patutulugin siya, bibigyan siya ng anesthesia, tapos i-drain ito. Yun, grabe, nangingitim na siya. As in, nangingitim na siya. So, yun, I don't know. Enzo! Hi! How are you? Oh, you have so many sabit naman yun. Pauwi na po kami. Yan, uwi na si Enzo. Christmas po ni Daddy. Ay, oo nga, Daddy. Yun. So, akala nga namin acute parotitis siya. Pero eventually, Enzo was clinically diagnosed na meron siyang primary complex or yung tinatawag na tuberculosis. So, yung term nung pedya na ginamit was scrofula daw yung tawag doon, no? Tuberculosis lymphadenitis. It's a type of tuberculosis infection wherein ang infected na area is yung mga lymph nodes nung tao. No, sabi daw kasi nung pedya ni Enzo, maraming part ng katawan yung pwedeng atakihin itong tuberculosis na to. Parang it's not just limited to infecting your lung. So, hindi ako expert dito, pero yun lang yung na-research ko, tsaka nabasa ko, tsaka yung sabi nung pedya. Yun, pwede din daw siya sa bones, pwede siya sa lungs, pwede siya sa skin. Yun, in any other part ng katawan ng tao. Noon, pwede rin siyang ano. So, yung kanya, yung inakala namin una na acute parotitis, na parotitis gland niya yung namamaga, yun pala parang nag-start din siya sa kulan. So, yun. Taka kami kasi after na operahan yung kabila, namamaga naman yung kabilang side. And then, nung nag-follow up kami after the operation sa ENT doctor, na-advisean kami eventually na
ayun, mag follow up check up daw kami agad-agad dun sa kanyang pediatrician kasi baka meron daw na underlying causes kung bakit namamaga yung mga lymph nodes niya. And there, na-mention niya kung na-x-ray na ba daw si Enzo, kung baka daw mamaya may TB daw si Enzo, na-mention talaga nung ENT na yon. So, dun lang nagkaroon ng hint na, ay, baka nga mamaya, ito pala yung sakit niya, kaya hindi talaga siya gumagaling dun sa kahit anong antibiotic, no? So, noong tinanong nga nung kanyang ENT kung na-x-ray na ba siya, natandaan namin na bago siya i-operahan, nagkaroon siya ng clearance for COVID na swab test at saka x-ray. But the doctors, the pediatrician, upon initial viewing naman, para sa kanila ay clear naman yung x-ray ni ano. Pero yung official result ng x-ray was, hindi na namin nakuha. Nung nag-follow up, mga 1 week na to, mga ilang days na yun nakatapos, pagkatapos na nung operation na, nung sinabi lang nung ENT doctor nga, dun lang kami, kinuha namin yung result, and then may findings nga dun sa result nung kanyang x-ray na meron siyang pneumonia. And then, meron akong kasi na doctor na nakita niya na possible na pwedeng TB daw. Kasi nga, pagka ganun yung may hazy, tsurba dun sa, tapos, possible na pwedeng tuberculosis na. So, medyo dun na kami baka nga. Yung check-up na yun was Saturday. Tapos, yung talagang pediatrician ni Enzo is an infectious disease specialist na pediatrician. Kaya lang yung susunod niya ng schedule during that time was Saturday pa. So, tatakbo yung 1 week bago kami magpagamot. So, that's the reason why we consulted to another pediatrician muna bago kami mag-consult dun sa ano. Just para lang magkaroon ng early intervention kung may kailangan ba siyang inumin gamot. And then, binigyan si Enzo ng antibiotic during that time. Pero yon during the 7 days na pagtitake niya, hindi pa rin nag-respond. Nakakapagtaka kasi parang patapang na napatapang. And yun nga, sabi nung kasin ko, matapang na yung ibang mga gamot. Yung pinaka-late na ininom niya was. Nandun yung, alam mo yun, as a parent, nakaka-frustrate minsan of, alam mo yun, yung isip ka ng isip ko, ano ba, parang lahat, iniisip na namin, iniisip na kasi talaga namin just in case na mag-progress or talagang mamaga siya was ipapabiopsy na pagka nag-harvest doon or tinanggalan ulit siya inoperahan. Kukuha na ng laman doon and ipapabiopsy na namin kasi nga, just to make sure kung okay lang ba or safe. Pero sa initial assessment naman ng pediatrician niya was, parang tingin niya infection lang talaga. Hindi naman mas malala pa doon yung iniisip ng doctor. Kasi parang just in case na hindi mag-respond doon sa gamot, i-refer din kami sa specialista ng, ewan ko ba, yung mga bukol-bukol na na specialista. Consulted to another doctor. Nag-advise siya to have like a skin test. Kung saan lalagyan ng fluid dito sa Enzo, tapos mache-check kapag nagkaroon ng parang magpantal, tapos susukatin yung pantal. Ganon. So, ayan, pakita ko yung picture dito kung ano itsura nung PPD test ata yung tawag doon. Nagkaroon ng PPD test si Enzo. So, ganito yung itsura nung result nung PPD test niya. Ayan, hindi naman siya ganung kalakihan, pero parang medyo nagpantal siya. Sa PPD test niya, ano naman siya, kita mo, pag sinalat mong ganun, para siyang may pantal ng konti. Pero hindi naman siya ganung kalawak. No? Pero yun, 1cc hanggang nag-5cc, 5mm yung ano, nagpupunta kami sa ER para i-check. After 48 to 72 hours kung ano yung sukat nung parang pantal. Hindi siya sobrang visible pero makikita mo na medyo reddish at saka pag ginanon mo parang pag sinalat is medyo parang may pantal. Yun kasi yun, parang hindi daw susukatin yung pamumula pero ang susukatin ay yung nakaangat na parang pantal. Na-convince si Doc in a way, no? Kasi parang meron daw dapat, although yung ibang mga symptoms naman or signs ay wala kay Enzo, parang
Dapat daw kasi parang nag-low grade fever, ganun, pero wala namang fever si Enzo. Ano lang talaga siya, yun nga lang, parang hindi siya nagigain ng weight kahit matakaw siya, yun, isa daw yun. Tapos yun, yun, hindi ko alam kung ano yung basis ng mga doctor to clinically diagnose, no? Pero hindi na siya nag-ano ng further examination or test. Okay na yung TPD, tapos nag-start na kami ng gamutan for primary complex. So, Enzo was given four medications na actually antibiotic din daw yun eh, lahat na yun. And yung two antibiotics, iti-take na yun for 2 months only, and then the rest na dalawa naman ay hanggang 6 months. So currently, nasa ano na kami, pa third month, magpa fourth month na kami, nakatapos na siya nung apat na antibiotic. So, ayun, insert ako ng mga video clip dito kung yun, kung paano nainom si Enzo, tapos yung progress ng pagliit as of the moment, parang sobrang liit na lang yung dito niya, tsaka ayun, nag-respond siya amazingly din sa gamot. So matagal bago ako nag-decide na gumawa ng video kasi gusto kong makita kung magre-respond muna siya dun sa antibiotics, sa gamutan ng tuberculosis. Yun, bago ko gawa ng video kasi syempre. So, ganito namin pinapainom ng gamot si Enzo. Every morning pagkagising niya kasi dapat empty stomach yung pag-inom ng gamot. Okay, so now, Enzo will take his second medicine every morning. 1, 2, 3, go. Drink first. Ayan, drink. And then, very good. Was much more interesting than I ever imagined it to be. Okay. At merong isang reseta sa kanya ditong tablet. Dinidulot namin siya sobrang unting tubig lang. At pag natunaw na yun, saka namin ipapainom yung fluid kay Enzo. Buti nga iniinom niya to kasi malamang sobrang pait talaga nito. Ayan, ganito itsura niya. 2 months niya tong itong gamot na to. So, mga ilang days siya na parang sobrang namamaga. Pero as of the moment, parang medyo nabawasan yung pamamaga niya. Ayan, di na siya kasing magano isang araw. Ayan, so nakikita niyo naman. Tapos, pag hinahawakan, ay medyo malambot-lambot na siya. Meron din doon na after 1 month na umiinom si Enzo, medyo lumiit. Tapos after 1 month, end of the month, lumalaki ulit siya. So medyo nag-worry na naman ako doon. Sabi ko, bakit lumalaki parang ganun? So medyo na-stress ako. Hanggang sa, syempre, Google na naman tayo mga tayo. And then, meron akong may mga research kasi minsan na naka-upload sa Google. Nabasa ako na parang yung gamot na doon na binigay na yon ay pwedeng mamaga pa yung mga kulane as an initial reaction or reaction doon sa medication. Hindi ko alam kung anong tawag na term. Pero eventually, mga 3 months, at least 3 months, doon makikita yung progress na. So, ganun yung nangyari kay Enzo. So, 1 month, medyo nag-react nga, medyo namaga. Tapos, after a week, bigla naman umimpis hanggang sa ngayon. So, yung pag-inom niya was, talaga makikita mo every single day yung development na dati yung diameter was malaki hanggang sa dumadapa siya yung bukol hanggang sa, maliit na lang ngayon, no? At ngayon nga, September, ganyan na itsura niya. Halos wala na, hindi nakita. Ang tip lang din na pwede ko maibigay para dun sa mga magulang na nagpapainom ng gamot sa mga anak natin. Alam nyo, matinding utuan yung dapat nyo gawin sa mga anak nyo. Ganun yung ginawa namin kay Enzo. And kapag nagre-resist yung mga anak natin,
sa pagpapainom, talaga nagwawala sila, ayaw nila, tapos hahawakan yung sabay-sabay, hindi siya good idea. Talagang mas mataas yung chances na iluluwa lang nila yung gamot. Kaya yun, natutunan namin na mag-utuin siya ng sobra. Tapos, we also tried having yung parang chocolate spread na nakalagay sa tawag dito, sa kutsara, na every pagkatapos ng iinom ng gamot, bibigyan namin siya ng chocolate na yun just to coat yung hindi magandang panlasa sa dila niya. So, yun yung mga strategies na ginawa namin para makainom si Enzo. And then, before, ang ginagawa kasi niya, pagkalagay namin ng inom sa ng gamot sa bibig, iipunin niya yung sa bibig niya, hindi niya muna isa-swallow. Antayin niya yung tubig, sabay swallowed with the water. As realize namin na sobrang mali pala yun. Kailangan pag binigyan natin sila ng gamot, let them swallow first bago natin sila offeran ng water. Kasi kung hindi masarap yung medicine na iniinom nila, tapos iniipon nila yun sa bibig nila, ganun yung nangyari kay Enzo nung una. Kaya hindi siya nakainom ng mga antibiotics na kasi dumadami lalo yung lulunukin niya. Tapos sobrang purihin sila, utuin sila na ang galing-galing mo, very good, pupunta tayo sa ganito, pupunta tayo sa ganyan. And then, so I really hope that this will be the end journey dun kay Enzo. And ayun, sana maging okay lahat. So far so good kasi medyo okay naman na siya. Pinapataba na lang namin siya. Pero yun, medyo hirap pang dagdagan yung weight. Pero sabi naman ng doktor, yung weight niya is okay sa kanyang age. So nothing to worry. So that's it. Hallelujah, praise the Lord. All glory to Him. Kasi parang lahat talaga, alam niyo yun, will fall into places. We don't really understand why things happen. Pero parang minsan marami tayong regret eh, na sana ganito, ganyan, ganito. Pero alam mo yun, kung nasolusyon na naman siya at the end of the day, that's it. Wala nang sisihan, alagaan na lang ulit yung mga anak. And yun. Ng doktor, yung tuberculosis na yun ay nakuha sa mga matatanda. No, so we tested all negative. Lahat naman kami nagpa-X-ray. And mystery pa rin kung paano nagkaroon si Enzo ng nitong ano na to. Pero may nababasa ko sa ibang research kasi pwede siyang mag-start sa throat, sa nose. Doon siya nakapasok, yung virus din. So, yun. Yung worry ko din before na parang sabi ko, parang yung katawan ni Enzo was resistance na sa ano, sa antibiotic. Sobrang I feel bad about it kasi paano pag nagkaroon si Enzo ng mas delikado mga sakit, ano, hindi na magre-respond yung katawan niya dun sa antibiotic kasi nga hindi siya gumagaling. So wala naman palang ganun. Ang sabi lang ng doctor was there are just certain medication na kailangan i-take for a specific bacteria. So kung halimbawa, no matter how many antibiotic na tinake mo, hindi naman natatarget yung tamang gamot para sa tamang bacteria. Nonsense yung gamutan. Wala talagang mangyari. So, kaya ganun yung nangyari kay Enzo. So, pero yun, yung antibiotic for tuberculosis, amazingly, and nag-respond naman siya. That is why sobrang happy ako. And yun, so, para sa mga parents out there na ganyan, so, lahat ng possibility tingnan natin. Yun, wala lang. Tayo naman talaga yung makakapansin kung ano yung something wrong sa ating mga babies. So, yun. Yun lang yung na-share ko. Kaya yan ang mga babies nyo. And, ayan, para mas lumakas yung baga nila after the gamutan. Ayun, thank you for watching this vlog. At, ayun, laban lang, tuloy-tuloy. At wala namang humpay ang ating mga obligasyon as a parent sa ating mga sa ating mga anak. Nandito lang tayo lagi para umalalay, gumabay. At syempre, always remember that God will always provide sa lahat ng pangangailangan natin. God will always use other people to bless us kung feeling natin ay walang-wala na tayo financially, no? So, tayo masyadong mag-worry kasi lahat naman yan ay susolusyonan. Tutulungan tayo ng Panginoon, solusyonan yung mga mag-ibang. Pero, yun.
pag-pray na lang natin lahat ng mga kids around the world na sana wala nang magkasakit. Kasi nakakaawa naman yung mga batang may sakit. So, yun. So, thank you for watching my vlog. So, see you in my next vlog. Bye!